Pugo. Pugo. Balot. Itlog ng pugo. Pugo na balot. Kapag pinagsama, ang tawag, pugulot. Posible pala yun, ha? Ngayon lang nyo narinig yan, ha? Samahan nyo ako, mga kabayan, at alamin natin kung ano nga ba itong tinatawag na pugulot dito sa Tarlac. Sabay nating silipin kung paano ito ginagawang negosyo at nagsimula lamang sa isang pangarap. Sa malawak na lupaing ito, matatagpuan ang isang farm na kung saan nasa halos 30,000 ang bilang ng mga inaalagaang pugo. Ito ang Jajay Farm. Kailan pa tinayo itong farm na ito? Actually po, nag-start ako na magpugo last 2014. Hilig ko rin kasi mag-alaga ng mga animals eh. Nung nag-isip ako ng business na pwede yung i-put up para dun sa mga kabagaan ako na walang trabaho, na-arrive ko itong pugo. Nag-enjoy ka na, at the same time, parang nag-put up ka pa rin ng business. Bakit pugo? Nag-search ako ito. Nakita ko yung pugo. More than a month lang, naging itlog na sila. Okay. So parang mabilis, sabi ko mabilis yung return of investment. So kaya nag-try ako ng small volume, yung 1,000, which is ideal lang daw na start para itry muna. Sa halagang 50,000 pesos na puhunan, nakabili na si Jovi noon ng 1,000 piraso ng pugo. Pumapatak ito ng 50 pesos kada isang pugo. Ngayon, ilan ang pugo nyo? Estimate po namin na sa mga 25,000 to 30,000 ng current namin na alaga ngayon. Sa tingin mo, hindi ka nagkamali sa pagpili ng pugo? Hindi naman po. It's a matter of right timing lang na pag-alaga. Sa dami ng iyong pugo, mga ilang itlog ang ginagawa? Nasa mga between mga 10 to 12,000 a day. A day? Opo, a day. Parang ganun po yun. May maliit palang size ng itlog, ano? Opo, may mga maliliit po na. Ano ginagawa sa pangapatay na ito? Tatanggalin na? Yan po, yun. Sa ano ng pag-harvest ng itlog, usually gabi, kaya nangyayari nun, sinasabay na namin yung pagtanggal. Paralis kasi less stress sa pugo. Para minsanan na lang hindi yung pag-ano. Nabubulabog. Para rin hindi ganong maging sanin ang stress sa mga alagang pugo ni Jovi, ang ingay ng mga labas-pasok ng mga tao sa kanilang tirahan. Sinanay niya mga ito sa musika. Excuse me. Ito pa. Ang mga nakukuhang itlog ng pugo gaya nito ay dinadala naman muna sa storage room. Pwede na rin dito. Kailangan aircon. Apo, yun kapag para ma-preserve muna yung egg na hindi mag-develop kagad yung ano na yung yolk niya o yung pinakasisiw niya. Para hindi ma-develop. Apo, para hindi para kapag nagpisa siya, alis sabay-sabay lang sila. Wala bang pagkakaiba yung batik-batik at saka plain? Yung mga pure brown lang at saka white kasi yung shell noon medyo malambot. So hindi rin magde-develop yung ano. So doon, may pagkakaiba talaga. Mm-mm. Kung pure white yung shell niya, at saka pure brown. Apo. May pang pala yun. May mga basically either sabihin either parang itlog lang ng stress yun or minsan may case na posible may sakit yung pugo na ng itlog noon na may either may sipon siya kaya ganun ang produce ng itlog. Mga ilang araw diyan na naka-stock? Usually po nag-stock lang kami dito hanggang mga 7 days. Minsan kapag may certain volume na order yung kliyente namin, like malaking volume ng season orderin niya. So, pag-iipon namin ng itlog, nagdidepende yun minsan. Minsan umabot na. Pero pinaka-maximum lang is 10 days. So, ilan na tao mo? Actually po dito, currently may 7. 7? 7 na tao sa farm. 7 na nabigyan mo ng trabaho? Po. Before, yun nga, yung aim ko lang is magkaroon ng fixed na trabaho yung mga kamag-anak ko. So, yan, kumbaga, na-involve na lahat. Parang it's a family business na rin na tulong-tulong na nangyari. Kaya kumbaga, sabi ko nga, kung angat yung isa, lahat sabay-sabay sila. Nagsimula ako rito, siguro mga 8 taon na yan. Malaki ang tulong niya sa amin. Binigyan kami talaga ng opportunity na para yung sa pamumuhay namin sa araw-araw, makarahos kami ng
maayos-ayos. Pero hindi lang tipikal na itlog pugo ang pinoproduce ng farm ni Joby. Kung nakatikim na kayo ng balot na mula sa itlog ng itik, ito naman ang mas pinaliit na balot na galing sa pugo na kung tawagin ay pugulot. Ay bakit mo naisip namang mag-balot tayo? Paano mo nalaman? Last 2018, may reporter from Tagalaunyon na nag-inquire sa akin na naghahanap ng ganun nga, ng balot? Pugulot. Na pugulot, itlog na ginawa daw balot. Sabi ko, hindi ko rin, dahil hindi ko rin alam. Sabi ko, meron ba ganun? Sabi niya, meron. Ay, the first time ko marunig sa amin. So, yung 12 days old, doon ko nakita na developed na maganda yung fully developed yung balot. Yung bulot sa puti na siya. Malalaman ba ninyo kung later to, halimbawa, gagawin balot? Alam niyo lahat. Kinakadling namin. Para ma-determine o para ma-sort yung hindi nagbalot, yung naging penoy o yung naging balot. Ah, so may penoy pa rin? Namin. Opo, may penoy pa rin. So dapat pugunoy. Pugunoy. May tawag nila. Pugunoy yung iba tawag. So kung may pugulot, may pugunoy. Pagkalipas ng mga 10 araw sa imbakan, dinadala naman ang mga ito sa incubator. Dito naman minimaintain ang init na kailangan para i-develop ang itlog para maging pugunoy, pugulot, o kaya'y sisiw. Ayan po. Pasok natin. Ayan. Yan ang ganyan, ang ganyan ang itsura niya pag ano siya sa loob. Ito, mainit naman dito. Apo yan. Para, kanina, pinuntahan natin. Parang nasa sauna ka. Oo. Kanina, pinuntahan natin malamig. Apo, yan. Kapag pugunoy o pugulot, inabot ito ng mga 10 araw sa incubator. Kapag sisiw naman, humigit kumulang sa 17 araw. Mga nasa 7,000. Re. Apo, yung halimbawa, yung isang layer po. Isang layer po yan, nasa mga 400 plus. 400 plus? 400 plus po, another ano? Apo, ito dito, mga nasa 10,000 po ito capacity 10, niya. So mga 17. Gano'ng katagal tumatagal isang pugo bago maging ano, mapapakirabangan? Usually po hanggang 1 year kayo naman. 1 year? Ang pinaka-peak niya, mangigod siya magsila ng mga 2 months hanggang mga 5-6 months, yun ang pinaka-peak niya. Ipinakita sa amin ni Joby ang nabanggit niyang proseso na kung tawagan nila ay candling. Pagkalipas ng 10 araw sa incubator, sa madilim na kwarto na ito, isa-isa nilang iniilawan ang mga itlog para matukoy kung alin ang pugulot at pugunoy. Ayan, ito, maliwanag. Medyo yan po. Actually po, medyo dark siya niyan. Dark ba yan? Opo, may ano siya, may laman siya. So, paano ito? Pugulot? Opo, pugulot po yan. Pag yan. Pugulot. Tingnan nga natin itong puti. Pero ito hindi totally puti, ano? Meron pa rin ano? May ano pa rin. Kaya yan. Pugulot-pugulot din. Pugulot din. So, marami din palang pugulot, ano? Apo. Ito. Ayan, yan. Ayan. Ayan. Kung makapansin nyo. Malinaw. Medyo clear sa loob. Ayun. So, ano ito? Ayan po, pag yan pinay. Pugunoy. Medyo clear na clear siya. Pugunoy. Sa ngayon, kumikita ang Jajay Farm sa pagbebenta ng pugunoy, pugulot at pugo kal sa mga online resellers mula sa iba't ibang lugar. Pero ang pangarap ni Joby na balang araw, mas marami pang tao ang makakaalam at makakatikim ng pugulot. It's a matter of introducing ito. Yes, opo. Parang ganoon. Kaya nga, kapag kasi bihira pa nakakaalam ng pugulot, diba? Opo. Kaya kapag talagang sabi ko nga, baka sooner or later, matatalo niyo pa yung itlog ng itik. Talagang balot. Tuktokin ko na. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin matikman ang pugulot. Ah, dito pala dapat. Mas ano nga ito? Mas parang mas maanong lasa sa balot. Parang mas malinamnam. Ingatan mo lang, baka buong mahigop mo. Maliban sa nilagang pugulot, naghanda rin si Joby ng iba pang mga recipe na mula sa pugo. Nariyan ang sizzling pugulot, fried pugo, at leche flan. At para naman malaman kung ano ang sustansyang taglay ng pugo, lalo na ang pugulot,
meron tayong inibitahang nutritionist na si Miss Renz. Yun, oh, tinan mo nga naman, ano. Ganun lang kalaki ho ang balot. Ang balot ang pugulot. Ano nakukuha sa nutrition nito, Miss Nut? Actually, maraming nakukuhang nutrients, sir, sa pugo. Protina na meron ho sa pugo ay albumin. Mainam po to sa mga nagpapalaki ng katawan, ng Uy. Muscle. Uy. Mayaman din ho siya sa vitamin A, na pampalinaw ng mata. Uy! Palito mo na, mga malabo ang mata dyan. Mayaman din ho siya sa choline. Ito po ay isang chemical na kailangan ng ating neurotransmitter para matalas po ang ating pag-iisip. So, nandun lang pala sa pugo ang sekreto? Yes po. Aba, pag malinaw ang mata, kumain ka ng pugo. Pag gusto mong malinaw ang pag-iisip mo, pugo. Ay, advice mo ba na ang isang tao ay kumain araw-araw ng halimbawa itlog ng pugo o karne ng pugo? Ay, yes po. Ina-advise natin na kumain ng itlog ang ilan, tao. Ilan? Isa-isang araw? Kung tayo po ay mataas ang kolesterol, kailangan tatlo lang ho ang limitasyon. Tatlo araw-araw? Opo. Kung okay. Hindi naman mataas po ang inyong kolesterol sa dugo, pwede tayong kumain ng siyam sa isang araw. Pwede pala siyam, ano ha? Ayos! Nabusog na! Ang dami pa nating baong bagong kaalaman tungkol sa health benefits ng pugo. At siyempre, may pabaong tip din si Joby pagdating naman sa pagpupugo. In any business naman, kailangan ng dedication sa pag-alaga na hindi lang basta mag-putap ka tapos papamanage mo sa ibang tao, bahala na sila. Kailangan hands-on ka talaga.